Hindi lahat ng sakripisyong ginagawa ng isang magulang ay naiintindihan ng kanilang mga anak. Minsan kahit sila pa ang mas naghihirap sa pagtatrabaho, nang malayo mula sa kanilang mga anak ay sila pa rin ang masama sa paningin ng mga ito. Pero dapat na palagi nating tatandaan na walang magulang ang nanaise na mapalayo sa kanilang mga anak. Kaya ang pagtatrabaho nila sa malayo ay isang malaking sakripisyo na kanilang ginagawa para sa kanilang mga anak. Dear Papa Dudut, kapag naging isang magulang ka na ay doon mo talaga mararamdaman na kaya mong gawin ang lahat para sa isang tao alang-alang sa pagmamahal mo sa kanya. Kahit gaano kahirap ay kaya mong tiisin para lamang sa ikabubuti ng anak mo. Walang sino mang magulang ang kayang tiisin ang kanyang anak at wala ring magulang ang kayang makita na nahihirapan ang anak niya. Napatunayan ko ito nang dumating ang nag-iisang anak ko na si Precious sa buhay ko. Magandang araw sa iyo Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Lorna. 45 years old at isang single mother mula sa Misamis Occidental. Naging single mother ako nang mapagpasyahan kong iwanan ng tatay ni Precious. Kahit na gusto at kaya akong panindigan nito dahil nalaman kong kabit ako nito. Hindi naging totoo sa akin ang tatay ni Precious tungkol sa kanya. Kaya huli na noong nalaman kong hindi lang pala ako ang karelasyon niya. Para iwas ang anak ko sa posibleng gulo ay nag-decide akong itaguyod na lamang siya nang mag-isa kahit na alam kong mahihirapan ako. Papa Dudut, dahil mahirap lang kasi kami dahil hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ko rin natapos ang high school kasi noong third year na ako, namatay ang tatay ko at kami na lang ng nanay ko ang natirang magkasama. At dahil sa nangyaring yon ay kinakailangan kong magtrabaho para matulungan si nanay sa pang-araw-araw namin. Noong una ay rumaraket lamang ako ng labada sa isang kapitbahay namin na mayaman sa lugar namin. Pero kinalaunan, inalok ako nito na maging kasambahay. Dito na rin ako nagsimula sa pagiging isang yaya. Naging yaya ako ng apo ng amo ko noong nangailangan na sila ng bagong mag-aalaga rito na nakatira sa Maynila. At nagpapasalamat ako na mabait ang amo ko at hindi mahirap alagaan ang alaga kong si Allison. Naging yaya ako ni Allison simula noong 6 na buwang gulang pa lamang ito at ang anak ko namang si Precious. Magtatatlong taon pa lamang noon. Sobrang hirap na iwanan ang anak kong lumaki pa lamang sa piling ng nanay ko. Pero wala akong magagawa. Kailangan ko nang kumita ng mas malaking pera para rin naman sa kanya. Gusto ko kasing paghandaan ang pag-aaral niya ng maaga pa lamang ng panahon na yon. Kaya tinanggap ko na rin ang magtrabaho sa Maynila para maalagaan ang batang si Allison. Habang lumalaki si Allison ay hindi naman siya mahirap alagaan noon. Mabait kasi siyang bata, malambing at masunurin. Kaya lang lumaki rin sa akitin ng bata at ang sabi ng mga amo ko ay mahina ang kanyang immune system. Kaya madali siyang magkasakit. At dahil doon ay madalas siyang nauospital lalo na noong nasa 5 taong gulang na siya. Pareho pa namang palaging busy sa trabaho ang mga magulang niya. Kaya kapag nauospital si Allison ay ako ang madalas na kasama niya. Lorna, kumusta na si Allison? Tanong ni Sir Fred sa akin nang tumawag siya sa cellphone ko. Mahimbing na pong natutulog. Hindi po tulad kanina na mayat mayang umiiyak. Sagot ko naman. Nasa ospital ako noon kung saan ay nakakonfine si Allison na isinugod ko dahil nahihirapang huminga. Salamat naman kung ganon. Mabuti na lang talaga at nandiyan ka, Lorna. Sobrang maaasahan ka talaga pagdating kay Allison. Salamat dahil hindi mo pinabayaan ang anak ko. O siya, kailangan ko na munang bumalik sa trabaho. Ikaw na muna ulit ang bahala kay Allison, ha? Didiretso ako dyan mamaya pagkatapos ko dito. Sabay na kaming pupunta dyan ng misis ko. Ang bilin pa niya. Sige po sir, may gusto po ba kayong pagkain mamaya?
tanong ko. Huwag mo na munang isipin yun, Lorna. Ako na ang bahala sa pagkain mamaya. Tatawagan kita ulit kapag pupunta na ako dyan. Sagot niya bago ibinaba ang tawag. Sisimulan ko nang ayusin ang gamit ni Allison nang muling mag-ring ang cellphone ko. Akala ko ay si Sir Fred ulit ang tumatawag at may ipapahabol na bilin. Pero nagulat ako ng pangalan ni nanay ang nakita ko sa cellphone ko. Hindi kasi yon ang schedule ng tawag ni nanay sa akin kaya nagtaka talaga ako. Nang sagutin ko naman ang tawag niya ay masaya niyang ibinalita sa akin noon na nasa top 3 sa buong klase ang anak kong si Precious. Na noon ay nasa grade 3 na. Sobrang natuwa ako nang marinig ko yon dahil napapansin ko rin na masipag talagang mag-aral ang anak ko at sadyang matalino. Yung recognition nga pala ni Precious sa susunod na linggo na ha, hinihiling nung bata na sana eh makasama ka raw niya para ikaw ang magsabit ng medalya niya sa kanya. Pwede ka bang magpaalam sa amo mo kahit na ilang araw lang sa susunod na linggo? Tanong ni nanay. Kung pwede nga lang na ngayon pa lang ay lilipad na ako papunta dyan kasi miss ko na kayo eh. Lalo na si Precious. Kaya lang hindi po nay eh. Malungkot na sagot ko. Ano ang ibig mong sabihin? Eh bakit hindi po pwede? Mahigpit ba ang amo mo dyan? Sunod-sunod na tanong ni nanay. Hindi naman po sa ganun, nay. Kaya lang po eh, may sakit kasi ngayon ang alaga ko. Kailangan niya po ako kaya hindi ako makakauwi dyan sa atin. Pasensya na po, sagot ko. Paano naman yung anak mo eh kailangan ka rin niya doon sa recognition niya? Yung pinaghirapan mo dyan sa Maynila, eto na oh, may bungang hatid na ang anak mo dahil pinagbubutihan niya ang pag-aaral para sa iyo. Sayang naman kung hindi ka makakarating. Hindi ba pwedeng may mga magulang muna niya ang magbantay sa bata? Sa'yo na lang ba talaga sila laging nakaasa para sa anak nila? Malungkot na tanong pa ulit niya. Sobrang busy po kasi ng mga amo ko sa trabaho. Hindi sila pwedeng hindi pumasok sa opisina kasi marami silang inaasikaso sa meeting sa mga kliyente nila. Pagkukwento ko naman. Ano ba naman yan? Wala silang oras sa anak nila. Eh paano ang anak mo? Parati mo na lang siyang hindi napupuntahan kapag may mahalagang okasyon sa buhay niya. Parang mas pinipili mo pa yung alaga mo kesa sa apo ko. May himig ng pagtatampo na wika ni nanay. Hindi ko naman po pinipili si Allison kasi si Precious pa rin po ang anak ko. Naawa lang din po ako sa alaga ko kasi wala siyang makakasama. Pasensya na po talaga kayo, nay. Kung kaya ko lang gawa ng paraan na makauwi ka agad dyan, eh gagawin ko yun. Sagot ko naman sa kanya. O siya, sige na. Yun lang naman ang tinawag ko sa iyo ngayon. Ako nang bahalang magsabi kay Precious. Sige anak, mag-ingat ka parati dyan ha. Bye! Paalam ni nanay. Papadudot ang bigat sa loob ko para sa isang ina na kagaya ko ang hindi ko magawang mapuntahan ng importanteng pangyayari sa buhay ni Precious. Hindi lang yon isang beses na nangyari pero marami na akong utang sa anak ko. Ang hirap at ang sakit talaga na mawalay sa pamilya. Kahit na madalas naman kaming magkausap sa tawag, iba pa rin talaga yung nakikita at nakakasama at nakakausap mo sila ng personal. Malaki ang pasasalamat ko sa aking nanay dahil nagagabayan niya ako at si Precious. Kaya lumaking mabait at masunurin ang anak ko. Sa aking mga pagbabakasyon at pag-uwi sa probinsya ay nakikita ko kung paano siya napalaki ng nanay ko. Magalang at masipag si Precious sa mga gawaing bahay. Magaling din ito sa eskwela. Kaya sulit na rin ang pagod at hirap ko sa trabaho kasi nasusuklian naman nang magandang asal at mataas na grado sa paaralan ng anak ko. Lahat ng sakripisyo ko para sa kanya. Kaya naman tuwing birthday niya ay pinipilit ko talagang makauwi ng bahay namin sa probinsya para makapag-celebrate na kasama siya. Palagi ko siyang pinaghahanda ng mga pagkain at iniimbitahan namin ang mga kaibigan niya at mga kamag-anak namin.
Sobrang nakakataba talaga ng puso kapag nakikita ko itong masaya ang anak ko, Papa Dudut. Wow mama, tingnan mo po oh. Ang ganda nitong bag na niregalo sa akin. Ang wika ni Precious nang mabuksan ng isang regalo na hawak niya. Kakatapos lang ng birthday celebration niya noon at magkasama kaming nasa sala at nagbubukas ng mga regalong natanggap niya. Oo nga no, ang ganda. Ang galing naman pumili nitong nagregalo sa iyo. Nakita mo ba yung card kung sino ang nagbigay nito? Natutuwang tanong ko. Kay Ninang Grace po ito galing mama, sagot naman ni Precious. Galing talaga ni Grace pumili ng regalo. O anak, aling regalo naman ang susunod mong bubuksan? Tanong ko. Masaya namang inabot ni Precious ang susunod na regalong bubuksan niya nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Nakita ko na si Sir Fred ang tumatawag kaya nagpaalam muna ako kay Precious na sasagutin yon. Akala ko noong una ay may itatanong lamang siya na gamit ng alaga kong si Allison. Pero iba pala ang pakay niya. Nakikiusap siya sa akin noon na bumalik na kaagad ng Maynila kinabukasan dahil nasa ospital na naman daw ang anak nila. At walang magbabantay dito dahil kailangan nila mag-asawa na bumalik sa trabaho. Saglit pa ako nagdalawang isip noon dahil may pangako ako kay Precious na mamamasyal kami kinabukasan. Kaya lang nang mabosesan ko nang naiiyak na halo si Sir Fred habang nakikiusap sa akin, ay tuluyan ko na siyang hindi natanggihan. Labis-labis naman ang pasasalamat niya sa pagbayag ko na bumalik agad ng Maynila at sinabi niya na dadagdagan niya na lamang daw ang bayad sa akin para sa buwan na yon. O Lorna, sino yung tumawag at parang bigla ka na lang naging balisa dyan? Pag-uusisa ni nanay nang abutan niya ako sa may labas ng bahay. Yung amo ko po nay, pinapauwi na po niya kaagad kasi ako eh. May emergency po sa bahay nila. Sinugod ulit sa ospital si Allison. Malungkot na sagot ko. Na naman? Sakitin din pala talaga yung alaga mo ano? Napapailing na wika ni nanay. Mahina po kasi ang immune system ng bata kaya palaging nauospital. Walang magbabantay kasi may importanteng meeting si na Ma'am at Sir mula bukas at sa mga susunod pang araw. Nakakaawa naman po yung alaga ko kung mag-isa lamang siya sa ospital. Pagkukwento ko. Eh yung anak mo paano naman? Hindi ba pinayagan ka naman ng mga amo mo na magbakasyon dito ng ilang araw? Kagabi ka lang umuwi tapos aalis ka na kaagad. May inis na boses na tanong pa ni nanay. Kailangan lang din po talaga nila ako doon. Wala na kasing ibang pwedeng magbantay sa bata kung hindi ako lang. Sagot ko naman. Ganun ba? Pero kawawa din naman si Precious. Kasi paniguradong malulungkot siya. Kaka-birthday niya lang tapos iaalis ka na kaagad. Alam mo Lorna, baka dapat mag-isip-isip ka na tungkol sa trabaho mo. Dapat siguro yung magtayo na lang tayo ng maliit na negosyo sa probinsya. Suggestion ko lang naman yon. Iniisip ko lang din naman kasi itong apo ko. Aba anak eh, mahirap na kapag hindi nasanay si Precious na nandito ka sa bahay. Lumalaki na siya at baka tuluyan siyang lumaki na malayo ang loob sa'yo, ang sabi pa ni nanay. Alam ko naman Papa Dudut na may responsibilidad din ako sa sarili kong anak. Pero dahil nag-high school na si Precious ay mas lalong hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Para rin naman sa kanyang ginagawa kong pagsusumikap at pagsasakripisyo na yon, kaya sigurado ako na maiintindihan niya ako. Hindi ko na nga po nasamahan pa ulit si Precious sa pagbubukas niya ng mga regalo dahil kailangan ko nang ayusin ang mga gamit ko. Mama, babalik ka na po talaga sa Maynila? Malungkot na tanong ni Precious nang makapasok sa kwarto ko. Halatang nagpipigil na siya ng mga luha kaya pati ako ay naluluha na rin noon. Kailangan anak eh. Kailangan ako ng alaga ko kasi may sakit siya. Malungkot naman na sagot ko. Pero ma, kaka-birthday ko lang po tapos iaalis na kagad kayo. Baka po pwedeng dumito muna kayo sa bahay kahit na isang araw lang po. Hindi po ba nangako kayo na mamamasyal tayo pagkatapos ng birthday ko? Umiiyak na pakiusap pa ni Precious. Oo nga, pero kasi hinahanap na ako ng amo ko.
Pinababalik na nila kagad ako sa trabaho. Hay, kung pwede lang talaga na dito lang si mama, pero hindi talaga po pwede. Kailangan ko muna magtrabaho ulit anak para sa pag-aaral mo. Saka babalik din naman si mama ulit. Uuwi rin ako dito, pangako ko yan. Mamamasyal tayo sa pagbabalik ko. Pero sa ngayon, kailangan lang munang bumalik ka agad ni mama sa trabaho. Paliwanag ko sa kanya. Ma, lagi na lang po kayong puro trabaho. Tapos kapag tatawag naman kayo, palaging saglit lang kung makipag-usap kayo sa akin. Puro na lang kayo Maynila, Maynila. Ayaw niyo lang po at ang kasama ko dito. Kasi hindi niyo na talaga ako mahal. Malakas na iyak niya bago lumabas ng kwarto ko. Tinawag ko pa siya noon pero hindi na niya ako nilingon at binalikan pa. Kaya naiiyak na lang din akong naiwan sa kwarto na gulo ang isipan at nahihirapan sa dapat na gawin. Papa Dudut, isa na siguro sa pinakamasakit na mararanasan ng isang magulang ay yung magtatampo o magagalit ang anak mo sa iyo. Masakit na marinig yung mga sinasabi sa akin ni Precious ng gabing yon at masakit ding marinig ang mga iyak niya. Pero naiintindihan ko ang nararamdaman ng anak ko. Kaka-birthday niya lamang at alam kong gusto lang naman niya akong makasama ng mas matagal. Pero hindi ko maibigay sa kanya gawa ng trabaho ko. Pagkabalik ko ng Maynila ay agad akong tinawagan ni Precious para humingi ng sorry. Umiiyak pa rin siya pero ang sabi niya ay naiintindihan naman daw niya ang pag-alis ko at alam niyang para sa kanya yung pagtatrabaho ko kahit na magkalayo kami. Nagpapasalamat ako na kahit bata pa ang anak ko ay naiintindihan niya ang pagsasakripisyo ko para mabigyan siya ng magandang buhay sa probinsya. Ayoko rin naman talagang mapalayo sa anak ko habang lumalaki siya pero kung mananatili ako sa probinsya namin ay wala akong maayos na trabaho na makukuha na may magandang sahod. Nagpatuloy si Precious sa pag-aaral ng mabuti at hindi naman kami nawawala ng communication kahit na nagiging busy na rin ako sa trabaho dahil lumalaki na rin si Allison. Kaya lang patuloy pa rin siya sa pagiging sakitin na bata kaya palagi pa rin akong nasa tabi niya sa halos lahat ng oras sa loob ng malaki nilang bahay. Bukod sa malayo ako sa anak ko ay wala naman akong ibang maireklamo sa pagiging yaya ko kay Allison dahil palagi ring may dagdag ang pinapasahod sa akin ng mga amo ko. Siguro kasi alam nila kung gaano ako kasipag sa pag-aalaga sa anak nila. Yung tipo na ako na halos ang tumatayong mga magulang ng bata pagdating sa pag-aalaga dito. Ewan ko ba, sakit na yata ng ibang mayayaman ang maging workaholic kaya nauubos na ang oras nila sa trabaho at wala nang natitira para sa kanilang anak. Pero minsan naiisip ko na ganon din pala ako. Dahil nauubos din sa pag-aalaga ko kay Allison ng oras ko na dapat ay inilalaan ko rin kahit papaano sa anak kong si Precious. At kahit nagigilty ako, ang iniisip ko na lamang noon ay alam naman ang anak ko na para sa kanya ang ginagawa kong pagtatrabaho. Pero minsan talaga ay hindi rin maiwasan na magkaroon siya ng tampo sa akin. Kahit gaano naman kasi kahaba ang pasensya ng isang tao ay darating ang araw na mauubos din yon. At makakaramdam siya ng pagod at siguro nagsimula yon nang nagdadalaga na si Precious. Natural talaga sa kanya ang pagiging malambing, mabait at matalinong bata, Papa Dudut. Kaya sa tuwing may award siya na natatanggap mula sa school nila ay parang award na rin yon na natatanggap ko sa pagtatrabaho ko. Kaya palagi akong nagpapadala sa kanya ng extra allowance o kaya ay regalo para iparamdam sa kanya kung gaano ako ka-proud na siya ang anak ko. Pero hindi pa rin pala sapat yon, Papa Dudut. Wala pa rin kasing makakapantay sa saya na mararamdaman niya kapag lumaki siya na nandun ako sa tabi niya. Kagaya na lamang nang magtapos siya ng high school bilang isang valedictorian. Masaya siyang tumawag sa akin at binalita ang tungkol sa bagay na yon. At hiniling niya na sana ay ako na ang makasama niya na umakyat sa stage para tumanggap ng kanyang mga medalya. Pero dahil may sakit na naman ang alaga ko,
hindi ko na naman maibibigay sa kanya ang kahilingan niya. Mama, baka po pwedeng umuwi kayo ulit dito sa bahay. Gusto ko po kasi na kayo ang magsabit ng medalya sa graduation ko. Kasi para sa iyo talaga yun. Kaya ko rin po ginalingan ay para kahit sa isang importanteng event sa school ay makasama ko na po kayo. Pakiusap ni Precious habang kausap ko siya noon sa cellphone na hawak ko. Sa susunod na linggo na yan, anak, hindi ba? Baka kasi ano eh, may pag-aalinlangan na wika ko na hindi ko alam kung paano itutuloy ang gusto kong sabihin. Baka po kasi ano, baka hindi naman po kayo makapunta. Uhulaan ko dahil may sakit na naman po ang alaga ninyong si Allison, tama po ba? May himig ng pagtatampo na tanong ni Precious. Oo anak. Wala rin kasi dito sa bahay ang mga amo ko sa susunod na linggo kaya ako lang ang makakasama ni Allison. Hindi ko siya po pwedeng iwanan na mag-isa sa bahay dahil baka kung mapaano siya, malungkot na sagot ko. Hanggang ngayon po ba eh hindi pa rin niya kayang alagaan ang sarili niya? Malaki-laki naman na yan, hindi ba? Nasa high school na po yan kaya dapat marunong na rin po siya mag-alaga ng sarili niya. Saka hindi ba mayaman ang amo ninyo, mama? Ano, ikaw lang po ang kasambahay nila? Kayo-kayo lang ang tao dyan? Naiiyak na wika ni Precious. Hindi naman sa ganon, kaya lang, hindi ko na naituloy ang gusto ko sanang ipaliwanag dahil bigla muling nagsalita si Precious. Kaya lang ano ma, mas pinipili mo siya kesa sa akin. Sa bagay, hindi na ba ako nasanay? Bakit ba hindi pa ako masanay-sanay? Lagi ka namang wala sa tabi ko kahit birthday ko eh. Hindi po pwede kasi kailangan ka ni Allison. Kapag may special event sa school, wala ka rin kasi may sakit niyang Allison na yan. Puro na lang po si Allison, Allison. Paano naman ako? Kailangan ko rin naman po ng nanay sa tabi ko. Iyak pa na sabi ni Precious. Anak, gustuhin ko man napuntahan ka ngayon o sa graduation mo ay hindi lang talaga po pwede. Nataon lang talaga nakasabay ng pag-alis ng mga amo ko yung araw na yun. Naiiyak na rin na pagpapaliwanag ko. Sobra na kasi akong nasasaktan noon dahil napagtatanto ko ang pagkukulang ko sa sarili kong anak. Ang sabihin niyo po, ayaw niyo lang talagang maging parte ng buhay ko. Parati na lang ganito. Pagod na po akong maghintay sa inyo. Buong buhay ko nandyan na kayo. Nagsisilbi sa kanila. Ano ba naman yung payagan nila kayong umuwi ng graduation ko? Ma, graduation ko po yun. At hindi lang basta-basta kasi valedictorian ako. Ako ang valedictorian. Pero ako ang walang magulang sa graduation namin? Naiiyak pang sabi niya. Anak, patawarin mo sana ako. Hindi lang talaga po pwede. Hayaan mo at babawi ako sa iyo. Wika ko. Nako, wag na po tayong maglokohan dito, ma. Hindi naman talaga kayo makakabawi kasi nabibilang ko nga lang ang sa daliri ko ang ilang beses kayong makauwi sa isang taon eh. Wag na po kayong mangako pa. Mag-enjoy na lang kayo dyan kasama si Allison. Total, mas importante naman siya sa inyo, hindi ba? O sige po, saka na lang siguro tayong mag-usap ulit. Bye po, huling sabi niya. Papa Dudut, hindi ko akalain na marinig ko ang mga salitang yon galing sa anak ko. Ang sakit-sakit. Ang bigat-bigat. Sobrang nakakadurog sa puso na malaman na may mga sama na pala siya ng loob sa akin na hindi nasasabi. Hindi naman sa mas pinipili ko ang trabaho ko at si Allison pero kailangan ko magtrabaho ng mabuti para kay Precious. Masayang masaya at proud na proud ako nag-graduate pala bilang valedictorian sa high school ang anak ko. Pero nakakalungkot lang na hindi ko naman siya mapagbibigyan na makasama siya sa importanteng parte ng buhay niya na yon. Mali ba ang ginawa ko, Papa Dudut? Hindi naman mahigpit ang mga amo ko pero kasi ay may sakit ang alaga ko at kailangan ko talaga siyang bantayan. Lalo na't wala ang mga magulang ni Allison sa panahon na yon. Hindi ko naman siya maiwanan sa ibang kasambahay sa bahay dahil sa akin lang nakikinig si Allison at ako lang din ang may kabisado sa mga pangangailangan nito.
Hindi ko siya magawang iwanan na lamang ng basta-basta. Ang hirap ng sitwasyon ko, Papa Dudut. Gustong gusto kong makasama ang anak ko, kaso hindi naman kami hinahayaan ng panahon. Hindi ko rin pwedeng pabayaan na lamang ang alaga ko, kaya gulong-gulo na talaga ang isipan ko noon. Hanggang isang araw ay kinausap ako ng masinsina ng mga amo ko. Medyo seryoso pa sila sa pakikipag-usap sa akin, kaya akala ko ay may nagawa akong mali o kasalanan sa kanila. Yun pala ay sasabihin lang nila na inaayos na na magmamigrate na silang pamilya sa Amerika. Doon na raw kasi nila balak mamuhay at ipagpatuloy ang pagpapagamot sa anak nilang si Allison. Kaya ang gusto sana nila ay sumama na ako sa kanila. Napalapit na rin daw kasi ako kay Allison at sigurado raw sila na mahihirapan din ang bata kapag nalayo sa akin. Ayaw din daw sana nilang kumuha ng ibang yaya dahil malaki na ang tiwala nila sa akin, lalo na pagdating sa kanilang anak. Sinabi rin nila noon na wala na akong dapat alalahanin tungkol sa pag-aayos ng mga papeles ko sakali man na sumama ako sa kanila, dahil sila na raw ang magiging bahala doon. At ayos lang din daw kahit na rumakit pa ako sa iba pang mga trabaho sa Amerika kagaya ng ibang ginagawa ng mga OFW doon. Basta huwag ko lang daw pababayaan ang pag-aalaga sa anak nila. Nangako rin sila ng mataas na pasweldo sa akin na magiging malaking tulong daw sa pag-aaral ng anak kong si Precious sa kolehiyo. Napakaganda ng offer nilang yon sa akin, Papa Dudut. Na-imagine ko na ang magandang buhay na pwede kong maibigay kay Precious kung sakaling sumama ako sa kanila sa Amerika. Kaya lang, alam ko ang magiging kapalit noon ay ang lalong paglayo ng loob sa akin ni Precious. Kaya sinabi ko sa amo ko na kailangan ko munang pag-isipan ang inaalok nilang trabaho sa akin. At dahil naguguluhan ako sa dapat kong maging desisyon ng kapitbahay at malapit kong kaibigan na si Carla ang naisip ko na kwentuhan ng tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Ano ba yung offer na trabahong sinasabi mo dyan? Tanong ni Carla. Balak na kasi na mag-migrate nila Sir Fred sa Amerika, tapos gusto nila akong isama. Pinangakuan pa ako nila na silang mag-aayos ng mga papeles ko. Wala akong gagastusin. Tapos mas maganda pa yung magiging pasahod nila sa akin. Kwento ko. Ah, ayos yun ah. Bakit parang namumroblema ka pa dyan? Ang ganda na nga ng offer sa'yo ng mga amo mo. Ang wika pa ni Carla. Carla, may anak ako maiiwan sa probinsya. Lumaki siya na halos wala ako sa tabi niya. Bihirang bihira akong makauwi, tapos may tampo pa rin siya sa akin kasi hindi ako nakahuwi noong high school graduation niya. Valedictorian pa naman yun. Isa pa ay tumatanda na rin ang nanay ko. Silang dalawa lang ang magkasama sa probinsya namin, kaya nagwo-worry rin talaga ako. Ang kwento ko pa sa kanya. Alam mo Lorna, yung mga ganyang pagkakataon dapat ay hindi mo na yung pinapalampas. Ganyan rin ang nangyari sa akin ilang taon ang nakaraan sa ibang amo ko naman yon. Nag-migrate sila at isinama ako sa abroad. Ayun, ang laki ng naipon ko. Nakapagpatayo ako ng bahay namin sa probinsya, tapos napag-aral ko rin yung pamangkin ko. Ang kwento pa niya. Ganun ba? Maganda nga ang benepisyo ng pagsama sa mga amo ko sa abroad kung ganun. Gaano katagal ka naman doon? Tanong ko. Mga 3 taon din siguro. Kinakailangan ko lang na bumalik ulit dito dahil namatay na yung inaalagaan kong matanda doon. Kaya naghanap ako ng ibang amo, kaso dito pa rin sa Pilipinas ang bagsak ko. Pero kung ako sa iyo, kunin mo na talaga yung offer ng amo mo para rin sa pag-aaral ng anak mo. Pangungumbinsin niya sa akin. Hay, ewan. Ang hirap talagang mag-decide sa buhay, no? Hindi naman sa ayaw ko ng pagkakataon na yon, pero ayaw ko rin naman na lalong mawala ang loob ng anak ko sa akin. Nag-iisang anak ko nga lang yun, tapos magkakatampuhan pa kami. Malungkot na sabi ko. Ikaw ang bahala, pero sayang ang opportunity na sinasabi ko sa'yo. Mas kaya mong bigyan ng magandang buhay ang anak at nanay mo kapag sumama ka sa mga anak mo. Bibihira lang din sa mga tulad natin ang maofera ng ganyan, no? Kaya kunin mo na ang wika pa niya. Papa Dudut, sobrang nakaka-tempt na pumayag sa gusto ng mga amo ko na isama nila ako sa abroad.
dahil nga sa mga benepisyong sinasabi nila. Iniisip ko rin talaga ang pangkolehiyo ni Precious, lalo na't gusto ko sanang i-enroll naman siya sa isang pribadong eskwelahan sa kolehiyo. Kaso unang sumagi sa isipan ko ay paano naman ang anak ko? Paano na kami magkakasama ni Precious? Baka lalo lang lumaki na may kinikimkim itong sama ng loob sa akin. Papa Dudut, hindi ko pa rin binabaliwala ang offer sa akin ng mga amo ko, kaya para makapag-isip at makausap ko na rin sina Precious at ang nanay ko tungkol dito ay nagpaalam ako sa mga amo ko para magbakasyon sa probinsya kahit na isang linggo lang. Buti na lamang at may mga maiiwan sa bahay sina Sir Fred ng panahon na yon, kaya napayagan nila kaagad ako. Umaasa rin kasi sila na tatanggapin ko ang offer nila dahil kailangan daw nila ako sa pag-alis nila at kailangan din daw ako ng anak nila. Sinabi ko na masasagot ko ang offer na yon sa pagbabalik ko mula sa probinsya. Sinurpresa ko naman ang pamilya ko sa pag-uwi ko at parehong nagulat si nanay at si Precious. Naramdaman ko ang tuwa ni nanay pero hindi kay Precious dahil naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Sinabihan niya pa ako na daig ko pa raw ang nagtatrabaho sa abroad dahil sa tagal kong hindi nakauwi sa bahay. Humingi naman ako ng sorry sa kanya at doon ko sinabi sa kanila ni nanay ang tungkol sa alok na trabaho sa akin ni na Sir Fred sa Amerika. Ang akala nila ay kaagad ko yung tinanggap nang walang pag-aalinlangan, kaya naman lalong nainis sa akin si Precious. Pero sinabi ko na hanggang sa mga oras na yon ay pinag-iisipan ko pa ang lahat. Doon na nagsimula ang pagtatalo namin ni Precious at nilabas na niya sa akin ang sama ng loob niya. Ang paglaki niya nang wala ako sa tabi niya, lalo na sa mga espesyal na okasyon sa buhay niya. Pinaliwanag ko naman sa kanyang lahat na ginagawa ko lamang yon para sa magandang future niya. Pero ang sabi ni Precious ay hindi niya kailangan ng magandang future kung hindi naman niya ako kasama. Marami raw paraan para magkasama kami kung gugustuhin ko. Marami raw akong pwedeng gawin para hindi ako malayo sa kanya. Dahil hindi ko raw alam ang hirap na nararanasan niya habang lumalaki siya na walang nanay sa tabi niya. Pilit kong pinapaintindi sa kanya noon na hindi lang naman siya ang nahihirapan sa sitwasyon namin. Pareho kami at hindi madali sa akin ang malayo sa kanya. Pero sa sobrang sakit siguro ng nararamdaman niya noon ay naging sarado na ang isipan niya at puro sariling nararamdaman na lamang niya ang sinasabi niya. Wala namang ina ang gustong malayo sa anak niya at hindi ko alam kung bakit hindi yon maintindihan ni Precious na lahat ng ginagawa kong paglayo at pagsasakripisyo ay dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Kung gusto niyo talaga ako makasama, eh bakit hindi niyo na lang po ako sinama sa Maynila para hindi na tayo nagkalayo pa, mama? Noon naman ay naiiyak na tanong ni Precious sa akin. Dahil hindi talaga ganun kadali ang buhay sa Maynila, ayokong maranasan mo din ang hirap na nararanasan ko doon, sagot ko. Pati ako noon ay naiiyak na rin. Noon ko lang kasi narinig ng harapan ang lahat ng mga hinanakit niya sa akin. Bahala na po kayo. Ma, ikaw nang bahala kung sasama ka dyan sa magaling na Alison na yan o hindi. Total siya naman talaga ang anak mo at hindi ako. Pero kapag sumama po kayo sa kanila, utang na loob, kalimutan nyo na lamang po ako na may babalikan pa kayong anak sa Pilipinas dahil kahit kailan, hindi ko naman kayo naging ina. Sigaw pa niya sa akin bago padabog na pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan na lamang akong naiiyak habang nakayakap kay nanay noon. Alam ko naman na malaki ang naging pagkukulang ko sa anak ko, pero yun ba talaga ang dahilan para magkaganon siya sa akin? Nay, mali po ba ako ng napiling trabaho? Naiiyak na tanong ko kay nanay dahil pakaramdam ko noon ay wala na akong nagawang tama. Anak, wala ka lang choice noong una, pero tama ang anak mo sa ibang mga sinabi niya. Ilang beses na kitang sinasabihan na pwede ka namang magtayo ng negosyo na lang dito sa atin. Kasi may mga naipon naman na tayo. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Pinili mo pa rin umalis at magtrabaho ng malayo sa anak mo. Malungkot na sagot naman ni nanay. Pero nay,
Para naman kay Precious yung mga ginagawa ko. Malaki ang sinasakripisyo ko para mabigyan ng magandang buhay ang anak ko, pagtatanggol ko sa sarili ko. Nandun na nga tayo anak eh. Alam at naiintindihan ko naman yon, pero intindihin mo rin ang anak mo. Hindi kanya kilala masyado dahil hindi siya lumaki sa'yo. Ni hindi mo nga alam ang paborito niyang pagkain. Nangungulila sa'yo ang anak mo, Lorna. Kaya pag-isipan mong mabuti ang magiging desisyon mo. Siguro naman ay panahon na para anak mo naman ang piliin mo. Siguro ay panahon na para sarili mong pamilya naman ang alagaan at arugain mo. Tama na yung mga panahon na nag-alaga ka ng anak ng iba. Anak mo naman ngayon, Lorna, ang payo pa ni nanay. Papadudod, sa reaksyon pa lamang na nakuha ko kay Precious at sa sinabi sa akin ng aking nanay ay doon ko na realize na talagang kailangan ko nang unahin ang anak ko. Marami na ang panahon sa buhay naming dalawa na hindi kami magkasama at ngayon ay dalagang dalaga na siya. Kailangan ko nang magsimulang bumawi sa kanya dahil doon kahit na may kaunting panghihinayang sa dagdag nakikitain ay nag-decide na akong bitawa ng pag-aalaga kay Allison. Hindi ito madaling natanggap ng bata at naiintindihan ko rin naman yon dahil sa akin na halos lumaki si Allison. Sa bahay nila, bukod sa mga magulang niya, ay sa akin lamang siya may malaking tiwala. Masakit rin para sa akin ang magpaalam na kay Allison dahil napamahal na rin ako sa alaga ko pagkatapos ng maraming taon. Buti na lang at maganda na talaga ang teknolohiya ngayon at kaya pa rin naming makapag-usap ni Allison paminsan-minsan. Nung una din ay sinubukan pa akong kumbinsihin lalo na ng amo ko, pero sinabi kong desidido na talaga ako. At pinaliwanag ko sa kanila ang sitwasyon kaya naintindihan din nila sa huli. Sinabi ko sa kanila ang malaking tampo sa akin ang sarili kong anak at hindi ko na kayang lumaki pa yon kaya kailangan kong bumawi na sa kanya. Sa huli ay sinukuan na rin ng mga amo ko ang pangungumbinsi sa akin dahil naiintindihan daw nila ang pagiging isang ina ko. Napakabait din ang mga amo ko dahil nagbigay pa sila ng panimula para makapagtayo ako ng negosyo sa probinsya. Bilang pasasalamat daw nila sa akin sa pag-aalaga ko kay Allison ng mahabang panahon. Nang makalis na si Sir Fred ay umuwi na ako sa probinsya at sinimula ng negosyong bigasan sa lugar namin. Bagong simula at bagong pagbawi para sa anak kong si Precious. Akala ko nung una ay magiging madali lang ang lahat pero hindi pala, Papa Dudut. Dahil mula nang bumalik ako at muli akong tumira sa bahay namin, ay doon ko mas naramdaman na malayo na talaga ang loob sa akin ng anak ko. Hindi niya ako masyadong kinikibo at kinakausap kapag nagkakasama kami sa loob ng bahay. Nagagalit din siya kapag pinapakialamanan o inaayos ko ang mga gamit niya. Dahil pakiramdam niya ay ginugulo ko lamang yon. Hindi ko naman daw kasi alam ang tamang ayos ng mga gamit sa bahay lalo na sa kwarto niya kaya dapat na hindi na ako makialam pa. Pati ng paghahanda ng almusal niya o kakainin sa hapunan ay palagi pa rin mali ang pinaparamdam niya sa akin. Hanggang sa muli kami magtalo ng anak ko sa loob ng bahay namin. Lalo na nang sawayin na siya ni nanay sa pakikitungong ginagawa niya sa akin noon. E ano naman po ngayon kung iniiwasan ko siya, Lola? Nakakairita naman po kasi. Bakit ba kasi nandito pa yan? Hay ma, sabi ko naman sa inyo, pwede ka namang sumama dun sa Allison mo at sa pamilya niya. Total, yun na ang pamilya mo, hindi ba? Inis na wika ni Precious nang mapagsabihan siya ni nanay. Precious, nandito ako kasi ikaw ang pinili ko at kahit kailan ikaw pa rin ang pipiliin ko. Malungkot na sagot ko sa kanya. Wow naman, may pang best actress pala akong nanay. Ngayon ko lang nalaman. Sa bagay, kailan ko pa ba malalaman eh hindi naman kita nakakasama ng matagal. Hay nako, ang dami niyo pong drama. Malilate na ako sa school nito eh. Mabuti pa eh, sa labas na lang ako kumain ng almusal kesa dito sa nakakairitang bahay na ito. Halos pa sigaw na sabi pa niya. Precious, hindi kita pinalaki para maging bastos ka sa mama mo ha? Muling saway ni nanay sa anak ko. E ano pong gusto ninyong gawin ko, Lola? Maging mabait sa kanya? Makipagplastikan?
Bawal po. Bawal na po ba akong magalit ngayon? Masisisi niyo po ba ako kasi ganito ang nararamdaman ko? Ang unfair naman kung ganon. Buong buhay na nga po niya akong iniwanan. Kaya ano pa bang inaasahan niyo sa akin? Magpa-party kasi buong buhay ko ay hindi ko kasama ang nanay ko? Naiiyak na sagot naman ni Precious. Alam ko na may pagdadamdam ka sa akin anak. Pero wag mo naman sanang isipin na ikaw lang ang nasasaktan at nahihirapan. Ang hirap mawalay sa pamilya. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko sa Maynila sa loob ng mahabang taon na yon. Pero tiniis ko kasi akala ko yun ang tamang paraan para mas maalagaan kita at mabigyan ng magandang buhay. Paliwanag ko naman sa kanya habang naluluha na rin ang mga mata ko. Hindi ko naman po kasi hinihinging gawin nyo yan. Huwag nyong isusambat sa akin yung bagay na yan kasi paulit-ulit ko nang narinig yan mula sa inyo. Nakakarindi na, madiin na sagot niya. At paulit-ulit ko rin namang sinusubukang ipaintindi sa iyo kung bakit ko kailangan gawin yon, hindi ba? Kaya nga nandito ako ngayon para bumawi na sa iyo. Ang pinaka-importante sa akin ay makasama, makapiling at makilala na kita. Mas importante itong lahat kaysa sa pera, kaagad na wika ko. Pero huli na ang lahat, ma. Paulit-ulit na rin yung sakit na dinudulot ng mga pangakong napapako mo sa akin. Paulit-ulit lang akong umaasa hanggang sa napagod at nasanay na akong wala ka sa tabi ko. Sana nga hindi ka na lang bumalik dito . Kasi mas lalo lang akong nabubwisit sa buhay ko ngayon. Dahil kahit kailan, hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko. Sigaw ni Precious kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na masampal siya. Nakaagad ko namang pinagsisihan. Anak, sorry. Nabigla lang ako, patawarin mo ako. Kagad na paghingi ko ng tawad sa kanya. Napatras naman si Precious nang akmang lalapitan ko na siya. Sana talaga hindi mo na lang ako binalikan. Sana sumama ka na lang sa Amerika para tahimik lang ang mundo ko ngayon. Naiiyak na sabi niya bago umalis sa harapan ko. Papa Dudut, akala ko noong umuwi ako ng probinsya ay doon na kami makapagsisimula ni Precious. Pero parang nagkamali pala ako. Lalo pa atang sumama ang loob niya sa akin kasi araw-araw niya akong nakikita. May mga araw nga na dahil sobra akong nasasaktan sa mga nasasabi sa akin ni Precious ay naiisip ko na lamang na bumalik na sa mga amo ko. Pero hindi ko na rin kayang mawalay pa kay Precious. Sobrang hirap pero tiniis ko ang lahat dahil mahal na mahal ko ang anak ko. At hindi ko siya susukuan kahit na kailan. Kahit papaano naman ay nagiging mas maayos na ang relasyon naming mag-ina. May mga araw na ngingiti-ngiti na siya sa akin at malumanay na makipag-usap pero madalas pa rin yung pagiging mataray niya sa akin. Tinutulungan naman ako ng nanay ko at lagi niyang pinapaalalahanan si Precious na galangin ako dahil ako pa rin ang ina niya. Papa Dudut, paano ko ba mas mapaparamdam sa anak ko ang pagmamahal na meron ako sa kanya? Ano pa kaya ang dapat kong gawin para maging malapit na siya sa akin? Gusto ko lang naman na maging masaya ang aming relasyon at lahat naman ng alam kong gawin ay ginawa ko na para sa kanya. Pinagsisilbihan ko siya araw-araw at sinusubukan kong maging hindi masyadong mahigpit sa kanya at iniintindi ko ang mga mood niya. Pero masakit pa rin talaga kapag ang sarili mong anak ang nagtataray sa'yo. Sana matulungan niyo po ako sa problema kong ito. Maraming salamat sa pagpili ng aking kwento at sana ay may natutunan din kayo na aral sa lahat ng mga nakinig sa aking ibinahagi. Lubos na gumagalang, Lorna. Walang ina ang gustong malayo sa kanilang mga anak pero hindi rin naman madali para sa isang anak ang lumaki na malayo sa kanyang mga magulang. Maraming salamat sa pagtitiwala mo dito sa aking YouTube channel, Lorna, at ikaw ay nagbahagi ng iyong kwento. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng pagsasakripisyo na ginawa mo para sa anak mo ay ikaw pa rin ang lumalabas na masamang ina para sa kanya. Pero siguro nga ay bigyan mo pa siya ng oras na makapag-isip ng mga bagay-bagay tungkol sa inyong mag-ina. Iparamdam mo sa kanya na kahit kailan ay hindi ka naaalis pa sa tabi niya. At palagi mong ipakita sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Mahirap ito pero huwag kang sumuko na muling mapalapit sa kanya.
Sigurado naman ako na darating ang araw na mawawala din ang tampong nararamdaman sa iyo ng anak mong si Precious. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming maraming salamat po. Huwag kakalimutan na tangkilikin po ang aking YouTube channel. Don't forget to like, share, post your comments, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.